Isang magandang araw sa inyong lahat, sa ating mga viewers, no? Ngayong araw na ito, meron tayong bisita at siya ang magkukwento sa atin. Kasama niya ang kanyang Mami Lika. Ang ating bisita ngayon ay si Natasha Beatrice Mojica. Palakpakan naman natin siya. Ayan. Hi, Natasha! Hi po! Ayan. Hi po, Mami Lika. Kamusta po kayo? Hello, Teacher Irika. Hello, kids. Ayan po. Maraming salamat po kasi pinaunlakan nyo ang aking imbitasyon. At napakaswerte po natin kasi ayan po si Mami Lika. Kasama ko po siya sa teatro before, sa teatrong May Gulong. At ayan, ipinamana niya ang kanyang corona sa kanyang baby girl na si Natasha. Ayan, si Natasha, napaka-talented na bata, no? At kids, sana ma-inspire kayo, no? Gayahin natin si Natasha, no? Bata pa lamang siya at napakahusay na niyang mag-storytelling. At ito pa, mga mommies, ito ang kanilang banding ng kanyang mommy, no? Ayan ang banding nila, ang pagbabasa. So, ngayong araw na ito, meron silang hatid na kwento sa atin. Okay, handa na ba kayong makinig? Hello mga bata! Today magkukwento kami ng kwentong pambata. Ang pamagat ay Ang Itim na Kutin. At ito ay kwento ni Natasha Vizcara, guhit ni Ferdinand Guevara, published by Adarna House Incorporated. Akala ni Ignacia, Ang Itim na Kutin ay wala nang aampon sa kanya. Sa isang bahay ay tinawag siyang multo! Sa isa naman ay malas! Sa isa, uling! Hindi ako uling! Halos sikli ni Ignacia. Hindi ako malas at hindi ako multo. Isa akong itim na kuting. May mga tumama naman. Sabi ng nagwawali sa isang bahay, "Ah! Pusang itim!" At ang sigaw ng ali sa malaking bahay, "Ah! Pusa!" Pero hindi naman siya kinukup nito. Kailangan ng espesyal na pagpapakilala sa susunod na bahay. Ang itim na Kaya si Ignacia, ang itim na kuting, ay nag-isip at nangarap. Nagplano ng nagplano. Nakikita siya ng pangkulay at malaking papel. Siya'y nagsulat, nagdrawing at nagpulay. Sa dulo ng daan, kung saan maraming puno at bulaklak, nakampupot, nakakita siya ng simpleng bahay at dahil maliit lang siya at napakalaki naman ng trangkahan, sumigaw na lang siya si Ignacia ng isang malakas na "Nyaaat!" Lumabas ang isang batang babae. Tuwang-tuwa, nakakargahin na sana siya si Ignacia. Ngunit biglang nagtalumpati ang kuting. Meow! Magandang umaga ho! Ako si Ignacia, isang kuting na itim. Kaya na ang nakikita nyo. Hindi po ako malas, hindi uling, at hindi multo. Meow! Ang sabi ni Ignacia, habang itinuturo ng kanyang mahabang buntot ang kanyang mga drawing. Alam niyo po ba, masarap at mainam ang mag-ampo ng kuting. Kapag inampon niyo ako, meow, pwede akong humiga sa mga importanteng papeles ng nanay at tatay mo para hindi tangayin ng hangin. Meow, pwede rin akong pampainit ng paa kung maikli ang kumot. Pwede rin bandana, tagagising tuwing umaga. Meow. Ilaw kung brown out, kausap kapag malungkot. Masahista, taga-kiliti, meow, taga-kamot, yung hindi masakit. Mas magaling akong magtansya ng panahon kaysa sa pag-asa. Estatwa, bantay sa kusina, at syempre, taga-huli ng dalawa.
medyo hininga lang kuting. Magsasalita na sana ang batang babae nang magpatuloy si Ignacia. Pwede ko po ba kayo maging nanay? Pwedeng pwede! Sa tuwa ni Ignacia, nagsitingas ang balahibo niya sa likod ng tenga. Kaya lang nang pinapasok na ng bata si Ignacia kung saan-saan siya nagtatakbo, kung ano-ano ang tinatanong. Hinanap niya ang kwarto ng bata. Anong oras niyo gusto magpagising? Hinanap ang kusina. Ito na lang po ako matutulog. Tinanong niya kung saan tumatambay ang mga daga. Gaano kalaki po ba ang mga daga rito? Huminahon ka muna. Ang bulong ng bata. Pero ang mga daga! Magandang kuting. Wala kaming mga daga rito. Hinamot ng bata si Ignacia sa likod ng tenga. Kinarga niya si Ignacia sa kusina. Pinainom niya ang kuting ng mainit-init na gatas. Nang nabusog na si Ignacia, tinulungan siya ng bata maglinis ng katawan. Kinarga uli ng bata si Ignacia at dinala sa hardin. Kinalikan ng bata si Ignacia at ang sabi ay, ayaw ko ng yaya. Gusto ko ng kaibigang pusa. At kontento at mahimbing na natulog si Ignacia sa piling ng kanyang bagong nanay. Hardin na mahangin, sililim ng maraming puno. At diyan nagtatapos ang kwento ng ang itim na kuting. Ito ay kwento ni Natasha Vizcara at guhit ni Ferdinand Guevara. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan! Don't forget to like and subscribe, Teacher Irika. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan.